Alden Richards, sasabak na nga ba bilang host sa Tahanang Pinakamasaya ng Tape Incorporated? Kumakalat daw ngayon ang balibalitang sasabak bilang host ng Tahanang Pinakamasaya, si Asia's multimedia star Alden Richards. Pero sa latest episode ng Christopher Minute nitong Miyerkules, pinabulaan na ni showbiz columnist Christopher Min ang tungkol sa balitang ito. Gayunpaman, nag-aalala pa rin daw si Christy para kay Alden. Kapag daw kasi inudyukan si Alden ng mga top executive ng Kapuso Network na sumalang sa naturang non-time show, siguradong ulanin daw ng sisi at pintas ang aktor. Nagkaroon kasi ng problema sa pagitan ng Tape Incorporated na producer ng Eat Bulaga at ng mga host nitong sina Tito Vic at Joey De Leon. Matatanda ang malaki ang papel na ginampanan ng naturang non-time show sa karir ni Alden sa showbiz industry. Kaya naman, nangako siya ng katapatan para rito sa kalagitnaan ng iringan sa pagitan ng TBJ at TAFE. Pero matatandaan na minsan na ring nag-guest si Alden sa katapat at kalabang programa ng Eat Bulaga ng TBJ na It's Showtime nila Vice Ganda Kamakailan Lang para ipromote ang movie nila ng mega star Sharon Cuneta. Samantala, hindi naman makapag-guest o bisita man lang si Alden sa TB5 dahil exclusive ang kanyang kontrata sa GMA7. Lundag tayo kay Alden Richards. Ayan. Kahapon naging topic natin siya dahil idinudugtong ikinakabit ang kanyang pangalan kay Katrina Gray. Kahit alam naman natin na walang anumang namamagitan sa kanila. Ngayon naman, hindi ko alam kung saan nang gagaling yung mga kwento ng mga vloggers ng taga-kabila, ng mga taga-Tape Incorporated na sinasabi nila na magho-host na raw ng ano ang title ng show nila? Tahanang Pinakamasaya. Okay, oo. Magho-host na raw doon si Alden Richards, sabi. At ano, alam mo, napaka-fake nitong news na to, no? Unang-una, hinding-hindi ito gagawin ni Alden dahil sa kanyang pangako. Binasa ko pa nga sa ere, di ba? Kaya lamang, ang isa lang na question dito, paano kapag sinabihan ng mga top executives ng GMA7 si Alden bilang isang kontratadong artista ng network na kailangan na niyang sumalang dito sa anong title ng programa? Tahanang Pinakamasaya. Ayan. Doon lamang yon kakabyos. Doon lamang yon lulusot. Pero kung ang tatanungin natin ay si Alden, sinabi na po niya nung kasagsaga ng issue ng pag-alis ng Tito Vic and Joey sa Tape Incorporated na anuman ang i-offer sa kanya ay hinding-hindi niya tatanggapin. Ako'y nag-aalala para kay Alden. Yun ang concern ko dito. Ang malasakit ko, hindi sa ano paman, yung katayuan ni Alden Richards. Kapag ginawa niya ito, ke siya ay sinabihan at inudyukan ng mga top executives ng GMA7 na magpunta doon sa programang ano na nga ang title? Tahanan, Pinakamasaya. Okay. Alam mo, nag-aalala ako sa kanya, Romel. At siguradong lahat ay talagang mag-aalala dahil lahat ng bunto ng sisi at parunggit at pamimintas ipupukol kay Alden Richards bilang walang utang na loob. Diba? Opo, na mahirap ito kumakalat na itong usapin na to kasi parang naiipit si Alden na paano ito. Kontratado pa naman siya ng GMA. At diba? Alam ng buong mundo na sumikat si Alden Richards dahil sa Eat Bulaga na nandun ang Tito Vic and Joey dahil sa kolaborasyon nila ni May Mendoza. Yes. Kaya nakakatakot ito eh, di ba? Eh, may napagtanungan ako eh, fake news nga ito. Yung ewan ko kung saan pinagkukuha ng mga vloggers ng taga-kabila, yung mga pinaglalabas nila, lalo na yung tungkol sa ratings, yung mga ganon. Sila nga mismo siguro hindi makahukay ng sagot sa mga ginagawa nila. Diba? Nakakaloka. Diba, Tita Kristan? Tita Kristan, hello po. Sabi ni Boise, ang title daw ng programa, Tahanang Echosera. Yun yun. Tahanang Echosera. Ayan. Naku, huwag po kayong gaganyan-ganyan. Magagalit ang mga CFMers, lalo na si Mayang at si Boy, si Karagay at si Tita Julie Paras. Diba? Yan naman po ang napaka-imposible, Nay. Super loyal, all caps yun, ha, ni Marichu Formation Espiritu, ni Alden sa Eat Bulaga, all caps din.
At alam naman po natin na sobrang marespeto si Alden sa Tito Vic and Joey. Oo, ito ang tunay na kapaniwalaan natin, lahat tayo. At binasa ko pa, ewan ko lang kung makikita ko pa dito yung mensahe. Talagang hindi gagawin yun ni Alden. Kapag lamang siya inudyukan at inutusan ng GMA7, doon pa lamang yan magaganap. Diba? Maaari pero, siguro na yung mag-promote. Pero yung mag-host na regular, parang hindi. Mag-promote, maaari. Kasi mag-guest. Oo, mag-guest. Yes. Oo, why not, coconut. Pero yung magiging regular siyang host, ng ano, mahirap. Ng anong programa ito? Tahanang pinakamasaya. Sabi ni Boyce, tahanang etusera. Aliw na aliw si Eddie Litada kapag sinasagot mo kung ano ang titulo. Ay nako, Diyos ko. Sa tipo ni Alden, hindi niya magagawa yan. Fake news talaga yan, sabi ni Tita Nene Ulanday. Mamaya po ah, yung mga mensahe niyo po, maya-maya lamang iaano natin. Eto na. Itong Tape Incorporated talaga ay kung ano-ano ang ginagawa para lang mapag-usapan. Ang daming sat-sat at pahatid na kwento. Ano mo yung mga clout chasers? Eh, palpak naman. Clout chasers, palpak naman. Sabi ni Juris, Dr. Channel, eto may mga pasunong tayong mga ano dito. Ay, nako, eto. Ang sabi ni Tita Julie Paras, Ate Teng, talagang panginis lang. Nang iinis lang ang mga vloggers na taga-kabilang tahanan, panay-peke ang mga post para kuyugin sa comment ang page nila. Dahil ko ang post nila ay tungkol sa tahanan nila, nilalangaw. Ayun, ano Rebe, itinataas mo? Okay, nilalangaw. Aha, sus, sarap silang tadyakan sa tonsils para mahimasmasan sila. At meron pang isa, sabi ni Boyce. Ay, mamaya na to, Boyce, ha? At si Marichu naman nag-aalala paano nga raw kung maipit si Alden sa dalawa nag-uumpugang bato, paano na. At sabi ni Ching Bautista Silverio, excuse me lang, ang Itbulaga ang nagpasikat sa kanya. Naging contract star lang siya ng GMA nung maging popular na siya via Itbulaga. Yan! Ano, lalabang kayo kay Ching Bautista Silverio? Yun na! Diba naman? Oo. At eto naman. Aha. Ano yun? Meron daw statement from Catriona and Sam. Ano yun? Ano yung, ano yung nakalagay? Naku, ang haba nito. Ang liliit pa. Naku, ang liliit, Rebo.